Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si San Ignacio ng Antioquia, San Martir sa ating pananampalataya. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ang mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan ang banal na katawang sambayanan mo ay yung binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwa ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio'ng ang kadakilaay dito na kami ay magpalakas nawa ang aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Pinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos
at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseo upang kumain. Kahit pumunta siya sa bahay nito, pagdulog sa hapag, nagtaka ang mga pariseo na nakita siyang kumain si Jesus nang hindi muna nagugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayo mga pariseo, inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas, ang siya ring may likha ng loob. Ngunit ipinamahagi muna ninyo sana sa mga dukha ang mga laman ng sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook Live, TV Maria, YouTube at sa Twitter. At kasama natin pinagdarasal ang mga kababayan natin na nasa ibang bansa, lalo na doon sa mga lugar na may mga alitan, problema, digmaan. Atin silang sinasama ngayon sa ating misa para sa kapayapaan ng sandaigdigan, kapayapaan para sa ating bayan. Ang tao ay mapanghusga. Tayo ay mga taong kumikilos sa mga nakikita natin, naririnig natin, at nadadama natin. Kaya minsan ang tawag sa atin ay people
of senses. Lagi na lang sa mga panlabas tayo nakatingin. Gusto natin maganda, gusto natin gwapo, gusto natin malinis, gusto natin maayos, gusto natin may pinag-aralan, gusto natin kasama, yaong may mga etiketa. Gusto natin lagi ang mga panlabas na nakikita natin. At dahil nga sa panlabas tayo madalas tumingin, nagiging mapanghusga tayo. Ayaw natin ang pangit. Ayaw natin na naamoy nating mabaho. Ayaw natin na amoy putok. Ayaw natin na magalasgas ang kinis. Gusto natin makikinis. Gusto natin malilinis at magaganda. Gusto natin maayos. Dahil tayo tumitingin lagi sa mga panlabas. At hindi lang naman sa mga ganyan tayo tumitingin. Tumitingin tayo kuminsan sa mga pinag-aralan ng tao o sa mga pinanggalingan ng isang tao. Alam nyo, nung ako ay seminarista, pumasok sa seminaryo, napakatagal ng panahon. Ako'y taga-Tondo, tubong Tondo. Ang tatay ko Bulakenyo, ang nanay ko lahing Kapampangan Mistisa. Dahil ako'y tubong Tondo, ano sabi sa akin sa seminaryo? Magiging pari kaya ito? Mga kaklasiko, meron ba mabuti sa Tondo? Ang tingin sa akin, barumbado. Ang tingin sa akin, walang kwenta. Minamaliit. Okay lang yun. Okay lang na minamaliit tayo. Huwag lang ikaw ang namamaliit. Di baling husgahan tayo ng mga pangit na pananalita. Di baling sabihan tayo ng hindi magaganda. Okay lang yun. Huwag lang ikaw ang nagsasalita na mga pangit laban sa kapwa mo. Huwag lang ikaw ang nagmamaliit. Dinanas ko yan bilang seminarista. At noon ako'y naging pari, ganun din ang dinanas ko sa mga parokyang nai-assign sa akin. Ano sabi? Taga-Tondo yan. Matapang yan. Barumbadong pari yan. Lahat ng pangit na pananalita narinig ko na. Dahil ako'y taga-Tondo. At hindi ko pa rin naalisin at lagi ko pa rin ipagmamalaki na ako'y lumaki sa Tondo at ako'y taga-Tondo. Dahil mula sa Tondo, mula sa tinatawag makasalanang lugar, tinatawag na mahirap na lugar, tinatawag na maruming lugar, tinawag ako ng Diyos. Isang patunay na tumitingin ng Diyos sa atin, sa mga nasa marumi, nasa mga mahihirap, nasa mga walang kwentang lugar daw. Pero ano ba ang mga kababayan ko sa Tondo? Sa katunayan, napakarami naming naging pari na galing sa Tondo. Siguro dahil sa debosyon, sabi nga ni Father Dave Concepcion, sabi niya sa akin nung kami nagkukwentuhan, siguro dahil may debosyon ang maraming tao sa poong Santo Niño sa Tondo. Kaya lumitaw. Hindi mo ba napansin, Father, sabi niya sa akin, kung saan may debosyon sa isang lugar, lumilitaw ang mga tinatawag at inihirang ng Diyos. Dahil marami sigurong deboto, nagdidebosyon, tulad din sa Quiapo, maraming nagdidebosyon. Kaya marami naging pare, naging madre, marami nang galing dun sa Tondo, dito sa Quiapo, maraming nang galing dito dahil tumitingin ng Diyos. Sabi nga ni St. Francis, di ba kung naalala nyo, nakwento ko na minsan dito, ano sabi ni St. Francis? Nung ang Diyos daw sa langit, tumingin sa lupa at naghanap ng pinakamasamang tao, naghanap ng pinakamaruming tao, naghanap ng pinakawalang kwentang tao. Ano sabi ni St. Francis? God saw me. Nakita ako ng Diyos. Ako na pinakamarumi. Ako na pinakawalang kwenta. Ako na pinakamakasalanan.
ako na pinakamababa, nakita ako ng Diyos at ako'y tinawag niya. Sa ating pagninilay, ang Panginoong Yesus ay nahusgahan dahil sa panlabas na kilos. Ano nga ba ang mabuti sa Nazaret? Meron ba manggagaling sa Nazaret na mabuti? At si Jesus ay taga-Nazaret. Kaya sa Ebanghelyo na pansin nyo, hindi naghuhugas ng kamay. Maruming kumain, hindi ka sumusunod sa tradisyon, hindi ka sumusunod sa etiketa ng mga Hudyo. Ano sagot ni Jesus? Mapangimbabaw nga kayo. Linisin nyo muna ang nasa loob. Ibigay nyo sa mahihirap. Humalinga muna kayo at malilinis pati ang loob nyo. Huwag lang kayong titingin sa kalinisan panlabas. Tumingin din kayo sa kalinisan ng loob. Alam nyo po sa tundo, sa amin, sa lugar ko, maraming tao, magulo. Pero alam nyo ba, pag bumababa ako at dumarating doon, ang mga nagbabasketball humihinto, nagmamano sa akin. Ang mga nagtitinda at tumatayo, nagmamano sa akin. Sabi ko, ibang-iba ang bayang ko. May prosesyon, may basketball. Pag narinig nila yung tunog ng prosesyon, humihinto ang basketball. At lahat tumitingin sa prosesyon, nag-aantanda. Dumaan na Nazareno, humihinto ang mga basketball. Humihinto ang mga nagkukwentuhan doon sa bayan ko sa tundo. Tumatayo, nag-aantanda ng krus, nagbibigay galang. May pagmamalaki ko pa rin sapagkat meron pa rin Diyos ang mga taga-tundong tulad ko. Ang tulad naming mahihirap, ang tulad naming mula pagiging seminarista ko ay binansagan ng walang kwentang lugar, mababang lugar. May pagmamalaki ko dahil wala mang kaming kayamanan sa kamay. Marami pa rin akong kababayan, marami pa rin sa inyo na naririto. Na wala man tayong kayamanan sa kamay, meron tayong kayamanan sa puso. Marunong pa rin tayong gumalang, marunong pa rin tayong magbigay, marunong pa rin tayong tumulong sa kabila ng kawalan at kahirapan natin. Yun ang nais ng Diyos na narinig nyo sa Ebanghelyo. Linisin muna ang inyong puso, ibigay sa mga nangangailangan at lilinis pati ang kalooban mo. Lilinis ang lahat. Salamat mga kapatid ko. Hirap ka man, wala ka man, wala kang may pagmamalaki, pero nasa puso mo pa rin ang Diyos. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagpapasensya. Salamat sa inyong pangunawa. Hindi yan nabibili. Hindi kailangan na mag-aral ka sa mga magagandang eskwelahan. Unang pagbasa natin sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, huwag tayong magmamagaling at magmamatalino dahil higit ang talino ng Diyos. Hindi natin nakukubra sa mga eskwelahan at diploma ang maging mabuting tao. Nandyan yan sa puso mo. Kaya salamat po. Salamat sa inyo. Di man tayo mayaman, maganda ang kalooban natin. Marunong pa rin tayong magmano. Marunong pa rin tayong gumalang. Marunong pa rin tayong yumuko kahit na kung minsan hindi tayo ang mali. Marunong pa rin. Magulang, salamat sa pagtitiis. Anak, salamat naman sa iyong pag-aaruga sa matatanda. Sister, salamat sa inyong pagdarasal. Salamat sa atin. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, salamat. Bakit? Kasi tayo, maraming tao ngayon, taking for granted tayo. Hindi nyo ba napansin? Taking for granted tayo. Ni thank you, wala na ngayon. Binigyan mo,
tinulungan mo, obligasyon niya. Hindi ganun. Show some appreciation. Simple thank you can make the spirit smile. Thank you lang. Thank you ka sa mister mo. Kahit bungangera ka, binibigay pa rin yung sweldo niya. Na mister mo, thank you ka rin mister sa misis mo. Kahit na kung minsan ay pagod yung misis mo, nagluluto pa rin ng ulam. Matakot ka kung yung ulam nilagyan ng lason. Di ba? Pinaglilingkuran pa rin tayo at kayo na maraming tao. We should appreciate. Let us look deep. Tingin natin, tumingin tayo sa tao ng malaliman. Tumingin ka sa iyong mahal sa buhay ng malaliman. Huwag mo lang silang tignan sa panlabas na ginagawa nila. Tignan mo rin yung kalooban nila na gumagawa sa iyo ng paglilingkod. Bakit ka pinaglilingkuran ng asawa mo? Bakit ka ginagalang ng mga anak mo? Bakit? Ano ang dahilan? Di ba malalim? Pag tinanong ka, nanay, gaano mo kamahal ang anak mo? Ano sagot mo? Di ba hindi nyo ma-express ng husto? Ano sagot mo? Mahal na mahal na mahal. Walang sukat. Gaano mo kamahal ang Diyos, sister? Mahal na mahal na mahal. Walang sukat. Higit sa panukat. Bakit mo mahal ang mister mo? Basta. Mahal na mahal na mahal. Tingin tayo lagi sa puso. Tingin tayo lagi sa ninanais ng Diyos. At tayo kanyang pagpapalain. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Basta magpakabuti tayo. Tumitingin ng Diyos sa atin lagi. At mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinaas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahat natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang itutugon po nating lahat, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod nang walang hanggang kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating ilapit sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga pasasalamat at ang ating mga taimtim na kahilingan.
Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Panginoon, tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo ang mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan ay kay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan na iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na maukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal ni San Ignacio ng Antioquia na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Adiadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan po kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na tumitingin sa laman ng mga puso natin. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat para sa atin. Mapalad tayong tinawag upang tumanggap sa Kaniya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais,
maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa tinapay mong bigay. Ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, umayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na itim na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.